Masintayo na po ang lahat. Pagliligtas ang kanyang paghihirap para tayo ay magkamit ng kaligtasan. Yun ang pinakamahalaking puso, no? Napakalaking pagmamahal, ang pagmamahal ng Diyos sa atin, sa iyo at sa akin. Yung pong pagsisisi natin ay mamaya habang tayo nilalagyan ng tools, yun ang yung pinakapagsisisi natin. Kaya iyalay natin sa pumikapan na nawa ay hindi natin pakinabangan ang panahon na ito ng Miyerkules ng Abo. Please repeat after me, Ama naming makapangyarihan. Ipagkaloob mong masimulan namin ngayon. Sa banal na pagkukusang. Sa banal na pagkukusang. Magtiis ng kagutuman. Magtiis ng kagutuman. Sa pakikipagtunggalian. Sa pakikipagtunggalian. Bilang mga kapalig ni Kristo. Bilang kapalig ni Kristo. Sa aming pagsusugo. Sa aming pagsusugo. Sa mga salungat. Sa mga salungat. Sa pamumuhay sa Espiritu. Sa pamumuhay sa Espiritu. Maging amin namang sandata. Maging amin namang sandata. Ang pagtitimpi sa sarili. Ang pagtitimpi sa sarili. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Kasama ng Espiritu Santo. Kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Sinasabi ngayon ng Panginoon, matahimtim kayong magsisi at manumbalik sa akin. Kayo'y mag-ayuno, manangis at magdalamhati. Magsisi kayo ng tol sa puso, hindi pakitang tao lamang.
magbalik loob kayo sa Panginoon na inyong Diyos. Siya ay may magandang loob at puspos ng awa, mapaghinuhod at tapat sa kanyang pangako. Laging handang magpatawad at hindi magpaparusa. Maaaring lingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng masaganang hangin. Kung magkagayon, maandugan natin siya ng maaaring butil at tala. Ang trumpeta ay hipan mo sa ibabaw ng bundok ng Zion. Iutos ninyo na mag-ayuno ang lahat. Tawagin ninyo ang mga tao para sa isang banal na pagtitipon. Tipungin ninyo ang lahat, matanda at bata, pati ang sanggol at maging ang mga bagong kasal. Mga saserdote, kayo'y tumayo sa pagitan ng pasukan at ng dambana. Manangis kayo't manalangin ng ganito. Mahabag ka sa iyong bayan, o Panginoon. Huwag mong tulutang kami hamaki. Pagtawanan ng ibang mga bansa at tanungin, nasan ang inyong Diyos? Pagkaraan, ipinamalas ng Panginoon na siya'y nagpamalasakit sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karunghan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Ang pagsalansang ko ay kinikilala lagi na sa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay. At ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyo'y harapay mo, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, ang galak na dulot ng iyong pagliligtas. Ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kami sa iyo'y nagsisuway. Pagsitayo po ang mga. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang sa paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhay sa inyong amang nasa langit. Kaya nga kapag naglilimos ka, huwag mo nang ipagmakaingay ito. Katulad ng ginagawa ng mga mapagpaimbabaw doon sa sinagoga at sa mga lansangan. Ginagawa nila ito upang purihin sila ng mga tao.
Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit, kung maglilimos ka, huwag mo nang ipaalam ito kahit sa iyong pinakamatalik na kaibigan upang malihim ang iyong paglilimos at gagantihin ka ng iyong amang nakita ng kabutiang ginagawa mo ng lihim. At kapag nanalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagpaibabaw. Mahilig silang manalangin ng pagayo sa mga sinagoga, sa mga panalukang daan upang makita ng mga tao. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nanalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto sa kakamanalangin sa iyong amang hindi mo nakikita at gagantihin ka ng iyong amang nakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim. Kapag nag-aayuno kayo, huwag kayong magmukhang malungkot tulad ng mga mapagpaibabaw. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Pinasabi ko sa inyo, tinanggap nila ang kanilang gantimpala. Kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng buhok at mag-ilamos upang huwag mapansin ng mga tao na nag-aayuno ka. Ang iyong amang hindi mo nakikita ang siya lamang nakakaalam nito. Siya na makikita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang gaganti sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesu Kristo. Magsiupo na po ang lahat. Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! So, bahagi, no, ng ating paninilay na hindi sa lahat huwag natin kalimutan na mahal tayo ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng ating Diyos. So, bagay na kung saan eh, huwag natin kalimutan ngayong araw na ito. Sa araw ng Abo, pinaalala sa atin na tayo ay sa Abo babalik. Pero kung hindi natin pinahalagahan ang pagmamahal ng Diyos. Kung pinahalagahan natin yung pagmamahal ng Diyos, hindi sila huwag natin kalimutan na sa Diyos tayo babalik. Yun ang talagang babalikan natin. Yung lupa, kanawang lupa natin, maaaring maging amo, pero sa Diyos tayo pupunta. Yun ang talagang patutunguhan natin, ang siyang naglikha sa atin. Bakit? Gusto niya tayong makasama. Gusto niya tayong makapiling. Ganun kasi kapag kayo minamahal, gusto kang makapiling. So, bahagi yun na kung saan, well, kasi ang isip natin ngayon, kapag Valentine's Day, sinong ka-date mo? No? Pero, huwag natin kalimutan na ang Diyos ay palaging naghihintay sa atin. At ipinaalala sa atin, lalong-lalo kayo sa araw na ito, sa Merkules ng Abo, na tayo ay kanyang palaging hinihintay na magbalik loob sa kanya. Kaya nga itong panahon ng Kwaresma ay isang panahon na kung saan ay magpakita rin natin yung pagmamahal natin sa Diyos.
So maliwanag na pinaalala sa atin kung paano si Jesus ay namatay para sa atin, ay nawa ay may isang katuparan din natin kung paano tayo nagmamahal sa Diyos. Ngayon po, Aresma, ang pinaka ang tawagin nga po natin ay mga haligi ng pagdiriwang natin ay katulad na ipinahayag sa banal na kasulatan na narinig natin. Ano ito? Panalangin. Pangalawa ay kawang gawa. Pangatlo ay ang pag-aayuno. Ba't natin gagawin ito? Kasi nais nating ipakita na mahal natin ang Diyos. Nais nating ipakita kung paano natin pinalagahan ang kanyang pagmamahal sa atin. Hindi naman pwedeng ang Diyos lamang ang nagmamahal. Kinakailangan minamahal din natin ang Diyos. Diba? Hindi naman pwedeng yung sa tao ang nagmamahal lamang ang isa. Kinakailangan ay dalawang taong nagmamahalan. Ganun din. Ang Diyos ay nagmamahal sa atin. Kinakailangan din natin ipakita yung pagmamahal natin sa Diyos para hindi masayang yung kanyang biyaya na ipinagkakaloob sa atin, lalong-lalo na ngayon, ang biyaya ng pag-ibig. Kaya, bakit tayo magdarasal? Bakit tayo magkakawang gawa? Bakit tayo mag-aayuno? Dahil nagmamahal tayo sa Diyos. Dahil gusto natin makasunod sa kalooban ng Diyos. So, yung panalangin. No? So, una, panalangin, kawang gawa, at pag-aayuno. Pakiulit nga. Panalangin. So kayo'y palagi nagdarasal. Mahina. Kayo'y palagi nagdarasal. So palaging magdarasal. Kayo'y palagi nagsisimba paglinggo. So, hinihintay kayo na Jesus tuwing araw ng Linggo. No? Hinihintay tayo ng Diyos na tayo magkasama-sama lalong-lalo ng pag-araw ng Linggo. No? Pero hindi lamang tuwing araw ng Linggo. Pwede tayo magdasal every morning pagkagising. No? Kahit na simpleng panalangin. Kahit na mismong pag-aatanda ng krus ay maging bahagi ng ating pagkilos. So, napaka makita ko na. At katulad ng Panginoon, anong sabi ng Jesus? Huwag kayong pakitang tao. No? Pag sinayang pakitang tao, nagdarasal lang kasi may nagbabantay. No? Halimbawa, kapag kayo ay tumatahimik lamang kasi nandiyan na si teacher. Ay, pakitang tao lamang yon. Pero kahit na wala si teacher, tahimik kayo, ibig sabihin, ay nakuha nyo na yung magiging tahimik kahit na walang nakakakita sa inyo. Hindi na kayo kailangan sawahin. So ganun din. Sa panalangin, ibig sabihin, nung sinasabi ni Jesus na huwag kayong pakitang tao, hindi dapat pang espesyal na okasyon lamang yung tatlong ito. Yung panalangin, pag-aayuno, at kawang gawa. Ibig sabihin, maging bahagi na ng ating pagkilos. So napakahalaga na tayo ay patuloy na manalangin. Marami tayong dapat na ipagdasal. Marami tayong dapat na ipagdasal. At isa sa kalimitan, palagi natin huwag kalimutan na yalin. Ipanalangin natin ang mga may sakit. Mga may sakit. So, at isang bahagi na kung saan ay nawa ay
maging bahagi ng ating talinangan. Marami tayong dapat ipagdasal, pero lalong-lalo natin na ang mga may sakit ay gumaling. Yung malulusog, huwag nang magkasakit. Sabagat mahirap ang magkasakit. Mahirap ang magkasakit. Pangalawa, no? Sabi nga natin ay yung haligi ng Kwaresma. Ano yung pangalawang haligi ng Kwaresma? Nakalimutan na. Ano yung una? O, panalangin. Pangalawa? Awang gawa. Ang ibig sabihin ay gagawa ka ng mabuti. Gagawa ka ng pagtulong sa iyong kapwa. No? Tayo ay tumulong sa ating kapwa sa abot ng ating makakayanan. No? Halimbawa, yung inyong kaklase magpapaturo. No? Sabihin sa inyo ay turuan mo naman ako sa math. No? No. Yun ay kapag tinuruan mo yung kaklase mo sa math, ibig sabihin, yun ay kawang gawa. No? Kawang gawa. Kaya bahagi na kung saan ay Panginoon. Marami tayong pwedeng itulong sa kapwa, no? Sa inyong kapwa kaklase, sa inyong mga kapitbahay. No? Yung simpleng pagtulong lamang ay malaking may pabahagi. Halimbawa, yung inyong kaklase ay inaaway ng inyong kapwa kaklase. No? Ay pagsabihan mo yung nangaaway, huwag mong awahin yan. No? Masama yan. No? Kawang gawa yan. No? Bahagi na kung saan ay kapag kayo ay nagbibigay ng iba ay alam nila na yung kanilang kaklase. Halimbawa ay walang baon ngayon. Yung kanilang baon, inahati nila doon sa kanilang kaklase. Kawang gawa din yun. No? So, pero yun ang makita natin, ang pagtulong sa kapwa. No? Kapag sinabi natin kawang gawa. So, bakit tayo gagawa ng kawang gawa? Kasi, ano, mahal natin ang Diyos. No? Kaya, nagmamahal din tayo sa ating kapwa. Pero yun sa natin, yun ay pagmamahal natin sa Diyos. Yun din po yung espiritu ng araw ng mga puso. No? At yun sa lahat, ito ay para sa Diyos. Pangatlo, ano yung pangatlong haligi ng Kwaresma? Pag-aayuno. No? Alam niyo ba yung pag-aayuno? Hindi. Ano? Yung pag-aayuno natin, may iba't ibang klase ng pag-aayuno. Yung ibang pag-aayuno, talagang hindi sila kumakain. Talagang, kapag yung iba, mga kapatid natin, kapag sikat ng araw, hindi sila kumakain. No? Pag lubog ng araw, saka sila kumakain. No? Tayo, mga katolikong Kristiyano, ang ating pag-aayuno ay din. Yung tinatawag natin isang buong pagkain lang. Hindi talaga total ng pag-aayuno. Bahagi lang po ito ng pag-aayuno. Na anong ibig sabihin na meron tayong tatlong beses na pagkain. Yung full, yung pinaka-meal natin. Kung tawagin natin, yung talagang pagkain natin, umaga, tanghalian, at hapunan. Yung talagang meal natin. Tayo, dinadagdagan natin ng merienda. No? Merienda sa umaga at merienda sa hapon. Kapag panahon ng pag-aayuno, walang merienda. No? Walang merienda. Pero, yung tatlong pagkain, babawasan pa. Halimbawa, mamimili ka. Alin dyan ang buo kong pagkain? Ibig sabihin ang buong pagkain,
busog na pagkain. Yung ikaw ay talagang busog. Hindi yung ikaw ay bundat, ha? Hindi yung naman yon. Yung busog lang. Yung natural mong pagkain na ikaw ay busog, no? Magmasabi mo na, busog na ako, no? Hindi yung, kasi yung iba kuminsan ay kahit na busog, lamon pa ng lamon, no? Hindi na yung kabusugan, no? Katakawan na yon. So, tatlong beses, may mili, ah, yung one appointment ko, pwedeng tangalian o pwedeng hapunan. So, halimbawa, pinili ko yung hapunan ng buong kong pagkain. Yung umagahan at saka tangalian, babawasan mo ng pagkain. Halimbawa, ang umagahan mo ay, ha, ako ay isang itlog at isang tuyo. No? Yung ulam mo at dalawang tasang kanin, babawasan mo na lang. Isang tasang kanin na lang at saka tuyo na lang, wala nang itlog. No? So pwede ganun. Ibig sabihin, para maramdaman mo yung gutom. Ganun din sa tangalian. Sa hapunan, doon ka makain ng busog na pagkain. So, bahagi yun na kung saan ay makita natin. Ito ay part lamang ng pag-aayuno. No? Hindi talaga itong pag-aayuno ng pag-aayuno. Kaya, sana po, isa ka ito para. Pero baka yung mga baga kung tutuusin sa ngayon sa bagas ng simbahan, hindi pa kayo masali. No? Kasi ang talagang pag-aayuno sa batas ng simbahan ay 18 taong gulang hanggang 60. Yung senior, mga kapatid natin na senior, eh, pwede nang hindi mag-ayuno. No? Hindi mag-ayuno. Kasi 60 na sila at 60 plus na sila. So, pero kung gusto mo rin, no? Okay. Gawin niyo. Pero yung batas ng simbahan sa pag-aayuno ay 18 to 59. 18 to 59. Yun ang pag-aayuno. Pero ngayon po, ngayon ay Ash Wednesday at Friday during Lenten season, may tungkulin din tayong mag-abstainmentia. Mag-abstain. So, abstinence ng alin? Ng pagkain ng karne, lahat ng uri ng karne, ng manok, ng baboy, ng baka, no? Ng kabayo, no? Karne kasi rin yun, no? Kalabaw, no? Kasi sa mga probinsya, no? Ay kumakain. So, bawal yung lahat. No? Ang pwede lamang kainin ay isda. No? Yun ay bahagi yun na kung saan sa kain din sa batas ng simbahan niya rin. Pagsapit ng 14 years old, 14 na taon hanggang mamatay. No? So kahit na ikaw ay senior, ay sakop pa rin ng abstinensya. No? So bagaman kumisa ng iba sa inyo ay below 14 years old, sinong below 14 years old? No, maraming below 14 years old. Siyempre, kasi ang ulam ninyo ay isda, kasi yung mga nanay at tatay ninyo ay mga Katoliko at sila ay 14 years and above, no? Ay sila ay mag-iisda na lamang, kailangan namang kayo ay magkakarne. Baka matukso lang ninyong mga magulang na kumain ng karne. Kaya lahat na lang ngayon, no? Ay isda, no? Kasi para bahagi yun na kung saan ay makita po natin yung ating pagtugon na alin,
matuto tayong magtimpi ng sarili. Wala namang magpupuli sa atin. Kailangan ang mismo magpupuli sa atin rin yung sarili natin. Bakit? Kasi gusto natin ialay ito. Kailin natin ialay ito. Kailin natin ialay yung ating pag-aayuno at abstinensya. Ba Jesus, ano? Para may ipakita. Minsan lang ito. Yung pag-aayuno po, dalawang beses lamang sa isang taon. As Wednesday at saka Good Friday. Yung abstinensya ay tuwing Ash Wednesday and Friday of the Lenten season. So ilang beses lang yun? So 40 divided by 7, ilang? 40 divided by 7. So 5, so 45. Pagbalagyan natin. 4 to 5 lamang. So kung tutusin po ay 6, a maximum. 6 Friday sa loob ng isang taon na hindi tayo kakain ng isda. No? Yung Universal Church ay kung tutusin po every Friday. Pero tayo kasi mga Katoliko sa Pilipinas, may special edict tayo. Meron tayong special edict na tayo ay pwedeng kumain ng karne ng hindi Lenten season. No? Pero sa buong sa ibang bansa ay sila ay every Friday bawal sa kanilang kumain ng karne. Tayo dito sa Pilipinas binigyan tayo ng edict. Hindi ko pa alam kung aling bansa pang binigyan ng edict ng Vatican na no, pero tayo, yun lang, no? 6 na araw lamang tayong mag-abstinensya. So kaya, pag-ingatan po natin na kung saan makita po natin na ito yung bahagi na ating kasaya. At sabi na natin, itong tatlong haligi ng Kwaresma. Ano nga ulit ang haligi ng Kwaresma? Number one? Panalangin. Pangalawa? Pangatlo? Ay, kanina natin inaalay? Papalintayin natin ito sa Diyos. Ano? Ito yung ating pagmamahal kay Jesus. Magsitayo po tayo. Minamahal na mga kapatid, manalangin tayo sa mga may kapal upang ang abong sa ulo natin ilalagay para ipaiwanag ang pagbabagong buhay ay marapatin niyang gawaran ng kanyang paghahanda sa malaking pagmamahal. Umaamin sa kasalanan at itinalugod mo ang pagbabagong buhay. Dinggin mo kami at kukupin bilang pagkakaloob mo ng pagpapala, bilang pagitampok ng iyong mga lingkod na nananalaglalagay ng abo sa ulo sa pagganap ng 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay. Marapatin mo kami maging dalisay
para sa pagdiriho ng tagumpay ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Again from ashes, from the good we have to do, we rise again from ashes to create ourselves anew. If all our world is ashes, then and sunshine, then the rain.
The rain is more growing, great in the world than you. From an offering of ourselves and offering to you, we rise again from our souls, from the good you fail to do. We rise again from our souls to praise ourselves on you. If all was as I said, then most our lives would turn, and offering of ourselves and offering you. Hello! Tayo tayo, tayo! Panalangin ng bayan, no? Mga kapatid, unang-unang dumating ang anak ng Diyos, marami ang naratnang nagpapabaya at sila'y umani ng pag-uukom ng Panginoon. Manalangin tayo sa Ama upang sa ating pagsalubong sa dakilang kapistahan ng pagkakatawang tao na Yesus, tayo hindi magkulang sa ating mga tungkulin. Sa bawat panalangin ang ating pong itutugon, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang sa pagkakaisa at kabalangan ng Santa Iglesia, mamulat ang lahat ng tao sa kaligtasang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang itigil na ng mga pamahalaan, sa buong mundo ang paggamit ng karahasan upang matamo o manatili ang kapangyarihan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang ang mga kababayan natin nasa ibang bansa ay maging mga saksi sa karangalan ng pagiging alagad ni Kristo, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Upang tayo ay natitipon-tipon, ngayon ay maging tapat na panawag ni Kristo na magbagong buhay at maging matatag sa harap ng mga tukso, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama, makapangyari ikaw ang nag-uudyok sa amin na manalangin sa ngalan ng buong Santa Iglesia
at ang buong mundo, ipagkaloob mo ang mga hiniling namin ayon sa iyong kalooban sa pamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen.